tumuto. Narito mga balita mula sa iba't ibang sulong. May init na issue laman ng usapan. Nagbabagang komentaryo na walang pagkalingangan. Tumaas na ba ang presyo ng isda't gulay at kane? Magkano o magkano na kaya ang pamasahe? Ano kaya ang lagay sa daloy ng trapiko? Tumaas ba ang petrolyo? Ano na ba ang balita sa labas ng bansa? Umuunlad na ba ang ating ekonomiya? Mga latest sa showbiz at kung ano pang uso. Walang takas, dito ang mga taong mapang-abuso. Magandang umaga, bayan! Kabayan! Kabayan! Di tayo papabayan ang talagang maaasahan. Kabayan! Kabayan! Una sa balita at sambayanan, inaasahan at pinaniniwalaan. Nangungunang boses ng ating bayan. Kakampi ni lolo't lola, nanay, tatay at kabataan. Bilang puro salita, nakikita sa gawa. Servisyong publiko para sa masa at madla. Marami na siyang napatunayan. Siya si Noli De Castro, ang ating kabayan. Kabayan! Kabayan! Di tayo papabayaan, talagang maaasahan. Si kabayan! Kabayan! Una sa balitaan, talagayan. Si kabayan! Kabayan! Kapangyarihan ang kabayan. Balita! Ano na na kaya? Kabayan! Narito ang nag-iisang kabayan! Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Magandang umaga, bayan! Ay nako, Valentine's Day na. Pagkatapos po ng Valentine's Day ay ano na? March na, ano na 'yon? Ha? Hindi, the graduation. Malapit na ang Pasko. Pasko ng pagkabuhay. Mahal na araw na po ang Marso, ha? Pero 'di ba may holiday ang February? Anong pecha yun? Ang pecha ng holiday? In Chinese New Year. Eh, pero Sabado yun eh. Ha? Yung Friday ba, dineklarang holiday? Yung Friday? Okay. So, Friday, Saturday ang Chinese New Year. Okay. Kung Hei Fa Choi! Uy! Bukas na rin po ang aming kabayan, Viber number 0898-007-5296, 0898-007-5296, at ang teleradyo serbisyo Viber number 0919-278-3000, 0919-278-3000. Ang sagot ng MMDA, hindi raw kailangan ng traffic czar. Ano ka ba yan ang reaction nyo dito? Ha? Nagmamalaki ang MMDA, hindi raw kailangan ng traffic czar. At sinasabing may tinutulungan sila ng JICA, matagal na itong JICA na ito, ang UP at ang Department of Transportation ay tumutulong daw sa gobyerno para i-assess ang road traffic condition sa Metro Manila. Nako, ayan na. Hindi kailangan ang traffic czar. Sino kayang kailangan? Sabi ito ni Ginoong Lipanya. Lipanya, oh. Siya ang MMDA manager.
Oo. MMDA General Manager. Ayun. E di ang hamon natin kay GM Procopio. Si GM Procopio ng MMDA. Aba, hindi. Ayusin nyo na dadali ng traffic kung hindi na kailangan ang traffic czar. Eh, tumutulong lang naman itong Management Association of the Philippines sapagkat apektado ang negosyo siyempre. Ha? Bilyong piso ang nawawala araw-araw ng dahilan po sa traffic at siyempre, yung naiinis ka ba habang daan, lalo na kung ikaw may maintenance, di walang epekto yung maintenance mo. Na, kung ikaw ay laging na high blood dahil sa traffic, isa pa, yun ngang pangit ang Metro Manila. Yung mga kalsada, kung ano-anong pinaglalagay ng MMDA, ang pangit ng tingnan, natatraffic ka pa. So, yan ang hamon natin kay GM Procopio ng MMDA na kung hindi kailangan ng traffic czar, ay ano ang kailangan? O yung mga sinasabi niyong kailangan ho? Habang ginagawa yung kinakailangan na yun, ay ayusin muna natin ang dali ng traffic ko sapagkat nakakainis talaga sa araw-araw, lalong-lalo natin mga kababayan na naghahanap buhay, ang kanilang allowance sa kanilang pagsakay para sa allowance sa traffic ay kung ilang oras na nasasayang sa halip na gugulin nila ang kanilang oras sa kanilang pamilya. Ay nako. Oras natin, 10:30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Si Gino Rafael Martinez ay presidente ng National Federation of UB, UB Express Incorporated. Isang uri din ito ng public transportation. Mr. Martinez, magandang umaga po. Mr. Opo. Ang sinasabi po ay kayong mga operators ng UB ay may kahilingan na ihinto muna ang pilot study tungkol sa mga motorcycle taxis. Ito yung mga motorsiklo na nag-aangkas ng pasahero. Bakit po? Bakit kailangang ihinto muna, Mr. Martinez? Ay, magandang umaga uli po, no? Good morning po. Hindi po namin pinahihinto po yung pilot testing. Ay, ano? Ang sinasabi po namin ay ilabas na po yung study. Yun, ang layo. Itong pilot study, kasi po ito'y already 5 years na po. Hanggang ngayon po ay hindi pa nailalabas yung kanilang kung ito po ba illegal, ito po ay pwedeng bigyan ng prangkisa. Yun po yung aping na-file sa ating sa korte. Ay, sino ba kayong, hindi po namin pinapatingal. Sinong grupo ang nag-aral nito na dapat maglabas na? Ang alam ko po, andyan ang technical working group, kasama po dyan ang DOTR, LTFRB at LTO. Oh, sila-sila pala eh. Isang ehensya naman yun, under ng DOTR. Tama po. Wala pang nangyayari doon sa kanilang pag-aaral. Marami na rin pong taon na marami pong nag-question dito at dumulat po sa ating sa DOTR. Kaya nga po sa amin, hinihiling namin sa korte na sana po ilabas po muna. Ilabas po muna sana yung kanilang study patungkol dito. Dahil po, nung nakaraang hearing din po sa Kongreso, ay meron po tayong narinig na may mga bagong papasok. Bagong player po. Ng motorcycle taxi. Tama po, may mga papasok na bago. At ang range na po ito, hindi lang itong Metro Manila, Cagayan at saka Cebu, mas dadami po yung lalaki po yung operations. So kaya ang hiling lang naman namin is sana po bago po yan mangyari, ilabas po muna sana yung study nila. Oo, tama kayo. Ano po ba yung, yun po yung amin. Sa kasalukuyan, tatlo daw ang mga motorcycle taxi na kumpanya na nag-ooperate. Tama ba? Tama. Tama po. Tama ay, po. Ito pala mga nag-ooperate na ito ay under ng pilot study din. Yes, exactly. Yun at ang po, gusto nila ay magdagdag pa ng pito pa. Tama po. Ba? Tama po. Tama wow. Po. Wow. Sa kabila ng lahat na wala pang nilalabas na resulta ng study, gusto pa ng
ng DOTR, na dagdagan pa ng pito pa, sabi ng LTO, okay? At gusto pa nilang expand ang operation ng mga motorcycle taxis sa Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Iloilo, Bacolod, Baguio City at Pampanga. Tama ba 'yon? Opo, yun po yung sinabi, narinig natin sa mga interview nila. Opo. Ay, paano 'yan? Lumalabas na ang mga motorcycle taxi ay walang prangkisa nag-ooperate sa kung ikukumpara sa inyo sa UB Express na may prangkisa kayo. Tama po kayo dyan, kabayan. Tama po yun. So ano lang hinahabol nyo, ilabas na yung resulta ng pag-aaral? Tama po yan. Sana nga po, ang inihiling namin, magkaroon muna ng status quo. Status quo muna na hindi muna po magpapasok ng mga bagong player. Kung hindi, ilabas po nila yung naging pag-aaral nila doon sa motorcycle taxi po. O yun. Hindi po yung kaming kahilingan. Opo. Pero tama ba yung sinasabi sa balita na karamihan nito mga motorcycle taxi na ito ay walang prangkisa? Kung tutusin po talaga po silang walang prangkisa dahil ayon sa LTFRB, hindi naman po ito. Wala po sila talagang kinukuhang prangkisa. No. Meron pong parang order ang DOTR before na pinapayagan lang muna sila pansamantala ngayon dahil nga nasa pilot study. Pilot. Ilang pilot araw na ho nagpa-pilot study sila? Abayan, parang nasa 5 years na po eh. Ha? Ang tagal naman nun. Opo, 2019 pa po yan na simulan. Hindi. Iba na ang official noong mga panahon na yon. Apo, baka ikatwira nila dahil may pandemic. Wala na yung pandemic eh. Tama po. Hindi pala dapat tatawagan silang taxi. Dapat motorcycle lamang. Kasi pag sinabi mong taxi, lisensyado sila para bumuo ng isang transport. Lisensyado, ibig sabihin may prangkisa sila. Wala silang prangkisa. Hanggang ngayon pilot study pa sinasabi mo. Ay, nako. Oo, tama. May katwiran kayo para magreklamo. Ay, sa akala nyo, nakarating ang reklamo nyo sa mga kinaukulan? DOTR? Opo naman. Kaya po, last Monday, kami po yung nag-file sa RTC ng Mandaluyong para nga po ito hilingin sa ating korte na baka po pwedeng ipatawag ang DOTR at dinggin itong issue na to patungkol sa motorcycle taxi po. Okay. Nag-file din kayo sa korte sa Mandaluyong? Tama po. Sa anong nilalaman ng inyong final? Yan po ay injunction, yung pong status ko. Yan, yung mga ganyan po ang nakaano dito. Na wala muna kasing, parang masinasabi po namin, huwag po muna, hindi pa namin pinapatigil. Ako po yung naniniwala yung aping mga kapwa Pilipino ay naghahanap buhay. Ngayon, nandiyan na po yan eh, kasama na po namin. Kahit po kami ay naapektuhan, sinasabi po namin na huwag niyo munang dagdagan. Kasi malaki din po yung epekto. Anyway, kabayan, hindi bilang Federation President ang pag-file ko po dito. Nag-file po kami bilang isang operator, single operator. No, kasama ko po yung dalawa kong kaibigan na si Michael at saka si Bernard na mga jeepney to, jeepney operator to. Ako po yung isang operator ng UV. Mm. Kaya po, nag-file kami na sinasabi namin, teka muna, baka naman pwedeng ilabas nyo muna. Kasi ako, matutuwa po ako kung sila'y magiging legal. Ayaw ko pong magkaroon ng kaaway. Hindi away. Kundi hinahabol lang ninyo maging legal katulad ninyo na UB. Yes, exactly. Para po sila'y, kung pinayagan po sila ng ating batas, sila'y maging legal. At saka, isipin nyo kung hindi po sila madadagdagan, mas magiging maganda yung kikitain nila. Yan po yung intensyon namin. Oo, hindi kasi, po kasi mag-aagawan sila. Ngayon, sino ba sila? Yung Angkas. Alam, Angkas. Angkas, Joyride, at saka Moveit. Moveit, opo. Tama po kayo. Oo. Pero kailangan, request din natin na mag-uniforme naman sila, at saka huwag yung nakatsinelas yung mga driver nila.
Nakatsinelas, nanggigita tayong mga paa. Nakakahiya. Dapat siguro ay may uniforme sila, yung t-shirt na long sleeve, nakalagay mga pati mga pangalan nila. Kasi hindi rin naman safe na sumakay ka sa motorsiklo o umangkas. At karamihan ng mga angkas nito, kung napapansin niyo, ay mga babae. Babae. Mga nagtatrabaho at ang iba ng mga estudyante. But anyway, tama ka, gusto rin nilang mabuhay, pero dapat sa legal na paraan. Tama po kayo. Okay. Yes, sige. Maraming salamat po, Mr. Martinez, sa pagkakataon. Good morning. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po, kabayan. Sige na, Rafael Martinez, ang presidente ng National Federation of UB Express Incorporated. Buti hindi sila pinaku-consolidate. Ha? Baka maya-maya pa sabihin ng DOTR, mag-consolidate na rin kayo, UB Express. Alas 8:20 ang ating oras. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Ay, wala pala. Hintay muna natin. Okay. Mamaya pa, dalawa. Nagkaroon ng bangkaan ha. Yung water taxi, may ganun pala sa Mindoro, hindi ko alam yun ha. Na nagyayaot ng Batangas sa Mindoro, water taxi at saka yung fast crap. Ito naman yung fast crap ay pampasahero po ito. Ha? Doon sa may Verde Island, yan ipagitan ng Batangas at saka Mindoro. Doon nangyari yata po yung aksidente sa Matuko. Yung lugar na Matuko na yun, estudyante pa ako, pag dumaan na ho doon yung mga barko, malikot ang, hindi ko maintindihan kung bakit malikot ang dagat pagdating doon sa lugar na yun. Matuko ang tawag ho namin. Aba, mga Chinese daw ang ano. Kabilang sa mga namatay, yung kapitan mismo at ang tripulante ng water taxi na ang pangalan ay Hop and Go. Puerto Galera ang biyahe nila. Kaya pala mga turista, itong water taxi na bumabiyahe ng Puerto Galera papunta ng Berberabe Port sa Batangas ng makabanggay ng fast crab ng Ocean Jet. Yung mga fast crab na ito ay mabibilis din ito. 100 pasahero ang sakay po ng fast crab na papunta sana ng Calapan City Port sa Oriental Mindoro. Okay, sige. Andiyan na si Mayor Walter Bong Marquez ng Sablayan Occidental Mindoro. Mayor, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan, at sa inyong mga tagasubaybay. Ay kayo ba kayo nakaramdam ho dyan ng lindol? Sa Sablayan po? Oo. Hindi naman po gaano kalakas. Meron po. Pero naramdaman nyo, hindi lang malakas. Opo. Okay. Ay bakit daw kumalat ang ano tambakol diyan sa lugar nyo? Tama ba yun, tambakol? Tambakol po at gulyasan, kabayan. Opo. Ito naman po ay halos taon-taon may nangyayari sa ating bayan. Oo. Ang dami oh. Ang ibig nyo sabihin, taon-taon, maraming tambakol ang nasasadya dyan sa karagatan. Opo, mula po ito halos buwan ng Disyembre hanggang po Mayo, kabayan. Abay, oo, ang dami, oh. Paano nila hinuhuli yan? Masakit yan, ha? Pag hindi pwedeng damputin lang yan. Paano hinuhuli ng mga tao dyan? Pwede po, kabayan. Damputin? At asunta, oh, mga 10 tonelada, oh. Salukuyang hinahango ng atin po mga kababayan sa Barangay San Nicolas. Ano yan, sa tabing dagat lang? Opo, mga 100 metro lang po, galing po sa Sagwakan ng Alon. Oh, ang dami oh. Ay papaano? Meron saan tayong dalawang trap ng na nakalagay po doon, dalawang baklat. Oh. At doon po paminsan-minsan na liligaw itong mga isla. Sa nahuhuli sa loob ng baklad? Opo. Ay saan dinadala ho yan? Saan binabiyahe? Sa Manila po. Sa Manila? Sa Manila po at sa iba pang panig po ng Visayas. So may mga biyahero na nag-aabang dyan? Opo, kabayan. Taon-taon pala yan.
Tuwing anong buwan ho, Mayor? Mula po buwan ng Disyembre hanggang po sa buwan ng Mayo. Ah, hanggang Mayo pa? Hanggang Mayo po, kabayan. Aba, no? Ibig sabihin, kaya, madami pang mahuhuli hanggang Mayo. Opo, kabayan. Ano bagay yung... Meron po tayong, ang isa po sa mga talagang kung bakit ganyan, ay protektado po ang ating mga municipal waters. Meron po tayong 10 marine protected areas dito okay. Sa ating bayan oo. Na pinapangalagaan po ng ating lokal na pamahalaan. Diyan po nangingitlog itong mga isda. Yun. At ang isa po sa pinakamalaki natin na itong favorite natural park. Pangalawa po ito sa pinakamalaking coral reef sa buong mundo. Uh-huh. Ang sari-sari po mga species. Nice yung yamang dagat ang dyan po naniniraan. Okay. At sa panahon po ng kanilang panganganak, ay yun na po ang ilan po sa mga produkto. Ito pong kulyasan, tambakol, tuna at iba pang uri ng isda. Ano yung kulyasan? Ito po yung lumalaki na po hanggang... 7 o 10 kilo. Alin ang mas malaki? Yung tambakol o yung... tambakol po kabayan. Mas malaki pa rin tambakol. Oo. Ayan tawag daw sa inyo, Tuna Highway. Kasama po kami sa listahan kabayan ng mga daanan ng itong tuna. Oo. Ano yung sinasabing ang mga tambakol at gulyasan kaya napapadpa dyan dahil hinahabol nila yung mga isda na maliliit. Na pagkain nila, tama ba yun? Po yan, kabayan, yung pagkain po nila ito eh. Saan at galing kalimitan po itong mga isda naman ay dumerderecho dito sa tabi, sa Pampang. Oo. Kaya po sila pupunta naman dito sa nilagay po nating trap. Ayun, tinatrap talaga ninyo. Opo. Nilalagay po tayo ng trap dito po sa daanan ng mga isda. Tuna, kulyasan, tambakol at iba pa. Saan ang gagaling naman yung mga pagkain nila ngayon, yung mga maliliit na isda? Ito po yung mga ipinanganganak sa atin pong mga marine protected areas. Sampu po ang meron tayo dito at yan pa talaga ay sinisigurado ng ating lokal na pamahalaan na napapangalagaan dahil yan po ang kabuhayan ng ating mga oo. So, mag-aasa tayo hanggang Mayo pa. Yan pag napapapan. Opo, isa ho ito sa mga industriya ng ating bayan dito sa Sablayan. Ngayon po ay nasa pangatlong araw na itong pagdagsa ng mga lalaking isda dito po sa ating dalampasigan. Sobdaw po ay meron po tayong ang tansya po ng ating mga mangisda. Nasa 10 tonelada ang hinahango ngayon. Sige, Mayor. Yan tambakol na yan. Yan na ba ang laki ng tambakol o lalaki pa? Hanggang sampu po. Po. Okay. Kamusta na ang supply ho ng kuryente dyan sa inyong lugar? Normal na ba? Normal naman po. Pero naging doble naman po ang presyo. Ang bayan. Lumaki ho ang presyo. Dati pong 600... Tausan na binabayaran ng munisipyo monthly ay maabot na po kami sa 1.6 million wow. Monthly. Ay paano ng El Nino? Naapektado na kayo? Kasulukuyan po nararamdaman na ng ating mga... Ay ganun? Magsasaka po yan dahil wala pong kaulan-ulan na dito sa Sablayan. Nako, ay ano ba tinatanim ngayon dyan? Palay o sibuyas? Karamihan po ay nagtatanim na ng sibuyas dahil hindi po masyadong nangangailangan ng tubig. Maraming tubig sa po mais. Mais? Yung pong nagpapalay natin ay yung pong meron pong talagang source ng tubig. Okay. Mayor, maraming salamat to ha. Baka naman maraming pong salamat kabayan. Oo. Alagaan natin ang mga tambakol na yan. Maraming salamat po si Mayor Walter Marquez. Nang Sablayan Occidental Mindoro. Ang dami ano? Oo. Masarap prito no? Wala. Gusto mo, padalang kita ng buntot at saka ulo. Uy, malalaki yun ha? Sarap nun. 2:08:30 makalipas ang 8:00.
kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Oras natin, alas 8.31 ng umaga, si Christian Yosores. May follow-up doon sa sunog na naganap kagabi sa may area ng Santa Cruz, Quiapo, Maynila, malapit sa LRT2. Christian, good morning. Ano na? Good morning, kabayan. Dito na nga sa tabing kalsada ng Recto Avenue o sa ilalim mismo nitong LRT2 Recto Station, nagpalipas ng magdamag itong mga residenteng nasunugan dito sa Barangay 310 sa may Santa Cruz, Maynila kahapon. Maliit kasi, kabayan, yung covered court ng kanilang barangay at hindi kaso yung mahigit 100 individual na nasunugan, kaya yung ilan ay dito na lamang nagpalipas ng gabi malapit sa kanilang bahay. Naka-modular tents naman silang lahat, kabayan, mula sa LGU at nabigyan na rin ng mga hot meals o pagkain mula sa DSWD at LGU kagabi at ngayong umaga. Isinasapiral din yung listahan sa ngayon ng mga residenteng nasunugan para sa ibigay na cash assistance. Pero nananawagan na nga rin ang tulong ng mga residente dahil kailangan nila ng mga pera at dagdag na gamit at mga damit dahil bilang sa kanila ay wala talagang naisalpang gamit nang mangyari yung sunog kahapon. Nasa higit 30 istruktura ito, kabayan, na natupok ng sunog na halo-halo mga bahay na gawa sa semento at mga plywood. Patuloy pang iniimbestigahan, kabayan, ng BFE yung sanhinang sunog. Pero sinasabing nagmula yung sunog o yung apoy sa isang apat na palapag na bahay na gawa sa light materials. Bukod sa mga bahay, kabayan, ay nadamay din sa sunog yung ilang mga negosyo dito sa may bahagi ng Recto Particular. Itong mga printing shops pati yung bilihan ng mga murang libro. Wala namang namatay, kabayan, pero apat yung naitala nga na sugatan kasi nga inabot ng kalimang alarma o halos sa 5 oras yung sunog bago na apula ng mga mag-aalas 8 ng gabi. Sa ngayon ay kanya-kanyang diskarte pa dito, kabayan, yung mga resident kung meron pa silang mga maisaselbang gamit dahil nga bukas binuksan na ulit dito sa mga residente itong area bagamat may mga darating pa mamaya na taga-BFT para mag-imbestiga. Samantala, kabayan, anunsyo lang din sa ating mga kaserbisyo dahil balik operasyon naman na itong LRT2 Recto Station matapos magpatupad kahapon ng provisional service dahil sa sunog. Kabayan. Maraming salamat, Christian Yosores. Si Nico Bagsik, na malengke naman sa may Murphy Market sa Quezon City. Nico, good morning. Good morning, kabayan. Dito sa Murphy Market, dating naglalaro lang ng 80 hanggang 90 pesos kada kilo ng kamatis ng mga nagdaang linggo, pero noong Martes daw, tumirit na ang presyo nito sa 110 pesos kada kilo. Mas mataas na ang presyo ng kamatis ngayon dito sa Murphy Market kesa sa presyo ng sibuyas na pula na nasa 100 pesos kada kilo na lang. Sa bigas naman, kabayan, walang pagbabago sa presyo kada kilo, pero sinabi ng ilang nakausap ko na rice retailers dito na bahagyang tumaas kada kaban ang presyo ng bigas, pero hindi na muna nila ginalaw ang presyo ngayon dahil katataas lang daw nila noong nakaraang linggo. Karamihan sa murang bigas ay mga imported na galing Thailand at Vietnam. Nasa 57 pesos hanggang 60 pesos ang premium rice at 62 naman hanggang 65 pesos kada kilo ang special rice. Durog ang mga nakita kong 54 pesos kada kilo na well-milled rice. Samantala, kabayan, 140 hanggang 170 ang presyo ng bangus ngayong araw, depende sa laki. Ang tilapia naman ay nasa 140 pesos kada kilo. Ang presyo ng galunggong, 240 pesos kada kilo. Ang nireklamo, kabayan, ng ilang mamimili ngayon na nakausap ko dito sa Murphy Market ay yung presyo naman ng asin, kabayan, dahil 5 piso na daw ang tinaas nito kada kilo. Nasa 25 pesos kada kilo na ito, kabayan, ngayon. Kaya nagtataka yung ilang mga mamimili dito kung bakit pati presyo ng asin, kabayan, ay tumataas daw. Paliwanag naman sa kanila ng mga nagtitinda dito ng asin, mataas na nila nahahango ang mga ito kada sako sa Navotas at Malabon. Idagdag pa daw yung presyo ng delivery, kaya kailangan na nila dagdagan ng 5 piso ang presyo kada kilo ng asin. Kabayan, balik sa'yo. Maraming salamat si Nico Bagsik. Samantala, at follow-up tayo doon sa nangyaring banggaan ng water taxi at saka yung pampaserong barko na nagyayaot ng Batangas sa Manila kay Captain Jerome Jessiel, Station Commander ng Batangas sa Coast Guard. Captain, magandang umaga po! Magandang umaga po, kabayan. Oo. Sa mga tagapakinig po natin. Eh, paano ba nga nangyari doon? Sino ang bumangga? Kabayan, sa ngayon po, no, meron po tayong investigation, ongoing investigation, kasi hindi pa po natin matiyak
kung ano po talaga ang nangyari. Oh. May sinasabi po kasi yung kapitan po nung passcraft po, no, na zero visibility daw po nung mga panahon na yon, na nalaman na lang niya na may bumangga sa kanya. Oh. Pero hindi po natin na masasabi ito dahil wala naman din po tayong weather disturbance po, no, na naiulat kahapon, kaya ito po yung mga angulo na tinitingnan kung sino po talaga ang bumangga. Hindi naman maalon yung hindi naman maalon ng panahon ng nangyari, di ba? Wala po tayong weather disturbance po na ulat po kahapon. Oo. Pero kasi yung lugar, yung mga lugar ng Matuko ay medyo malikot ng tubig. Anong oras po nangyari ito? Bandang tanghali po, no? Hindi po natin masabi exact kasi po naiulat po sa atin yan mga around 12:30 po ng tanghali. Di maliwanag pa yon. Hindi natin masasabing madilim na. Opo, maliwanag po yon. Kaya po yung po tinitin natin angulo, baka mayroon po ditong kapabayaan. Oo, opo. Pero hindi pa natin alam kung sino. Opo. Ay, ano sabi yun ng water taxi? Yung palang kapitan ay namatay at saka isang tripulante. Opo, yung po ang ano nila, kasalukuyan din po, no, nandun din po yung kanilang water taxi na idala na rin po sa Puerto Galera, isa rin po yan sa imbisigahan kung ano po yung sanhi o ano yung mismong tinamaan. Part po ng investigation po yun, sir. Opo, opo. Aba, sa bagay, ngayon lang nangyari yan, sa alam ko, ha, ang tagal ko na dumadaan dyan, estudyante pa ako, ngayon lang nakarinig na water taxi na bumangga sa isang pampaserong barko. No po, kabayan, kasi po sa kempandagat po na yan, mabilis po yan, mga high speed po na craft po yan. Oo, no? Pareho kaya sila. Kaya po yung tinitingnan natin. Maari kasi cruising situation po yan. Oo. So, siyempre po, umaga po yan. Nakikita naman po nila. May proper lookout po yan. Nasa regulation po yan. Oo. Siguro po, maaaring pinilit, no? Na hindi natin na alam. Kaya po ganun po yung nangyari. Yung bang water taxi, mabibilis din yan? Mabilis po yung water taxi po. Kaya po yan, mga 30 knots po yan. Tumatakbo po yan. Yung fast craft, kaya tinatawag na fast craft yun eh. Mabilis din. Opo, more than 20 knots din po yan. Yan po yung kalimitan sinasakyan po na, yung po mapabilis po, papuntang Kalapan po. Oo, yan ang sinasakyan namin para madali. Yes, tsaka po. Hindi naman saling bayan ng mga barko dyan. Hindi naman saling bayan ng mga motorcraft, di ba? Opo. Yan din po yan, mga bumubiyahe talaga po. Ay, nako. Okay, sige, hintayin na lang natin kung, kasi may namatay kapitan eh. Dalawa. Opo. Opo, kaya nga po actually po at least kahit pa paano naman po, no, yung limang pasahero po natin, no, ligtas po yung mga foreign passengers. Oo. Ligtas naman po sila. Okay. Ang damage nung barko wala naman. Gasgas lang po gas-gas. Yung nakita po natin. Actually po nasa Kalapan po yung fast craft ngayon. Okay. No, gasgas lang naman po yung Yung water taxi nasa na yung water taxi. Yung water Opo, yung water taxi po nandun po sa Puerto Galera. Puerto Galera. Puerto Galera, Batangas yan eh. Di ba ang biyahe? Opo, Batangas po. Batangas to Puerto, Puerto Batangas po. Balik na po. Ito po yung mga sakyan po dyan na bumabiyahe na mga, mostly po mga foreign talaga passenger. Oo, pang turista. Oo, sige. Maraming salamat, Captain Jeziel. Good morning. Good morning po, kabayan at tagapakinig po. Si Captain Jerome Jeziel, Station Commander ng Batangas sa Coast Guard. 20 minuto na lamang bago magikasyam ng umaga. Ang nangunguna at nag-iisang boses ng bayan, Kabayang Noli De Castro. O si Bal Cuenca, inaabangan lagi po itong traffic sa may Commonwealth Avenue. Ha? Hindi. Ayan, okay na yan. Yan, o. Live ho yan, traffic sa Commonwealth Avenue. Wala, talagang, ayan, o. Kita niyo mga motorsiklo, yung iba pang sasakyan. Medyo hindi na wari masikip na ngayon. Ha? Hindi na masyado. Mga kanina yan, masikip na masikip. Yan, o, ang live video ng traffic sa may Commonwealth Avenue. Okay? Yan na. Ngayon lang yan. Live. Live. Yes. Medyo maluwag. Tumatakbo pero mahina. Mabagal. I mean. Okay na? Okay na. Thank you, Mr. Bal Cuenca.
Si Director Dennis Arpia ay Regional Executive Director ng Department of Agriculture sa Western Visayas na sinasabing lumalaki na ang pinsala sa mga pananim dahil sa nararamdaman na kaagad ho ang El Nino sa naturang lugar. Director, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Ang sabi po ay nararamdaman na ang El Nino sa naturang lugar kahit wala pa ho tayo sa peak, pero nararamdaman na at na nakikita natin ang damage at mga sa mga agricultural sector. Tama ho ba? Kabayan, ito po ay yung report po natin sa kasalukuyan ay mainly ito po ay sa palay. Kasi palay. Alam naman po natin Oo. Na ang palay po kasi talagang nangangailangan Oo. Po ng maraming patubig. Incidentally, Oo. Dito po sa Western Visayas, ang kalakhan po ng lugar na taniman po ng palay ay rain-fed area o umaasa po sa tubig. Ulan. Hindi naman po ito kadamihan kumpara po sa mga nakaraang El Nino, pero just this year, marami pa rin po yung mga naapektuhan. Sa kasalukuyan po, yung by our count, meron pong mga ilang bayan na huli po yung kanilang pagtatanim. Alam nyo naman po itong ating mga kababayang farmers. Kahit meron po kaming advisory na hanggat maaari ay huwag nang tumanim dun sa mga mahuhuli dahil aabutin nung pagdalang nung pagpatak ng ulan. Eh dahil ito po yung kabuhayan eh. May available pong seeds, tumanim po sila. Kaya may ilan po tayong mga kababayan na inabot po nung critical level po ng pag-ulan. Kaya po nagkaroon po sila ng mga damages. Particularly ito pong mga nasa south side po ng lalawigan po ng Iloilo. Umaabot po ng around 200 hectares po yung 200 hectares po yung halos hindi na po natin marirecover dahil nandun po sila sa early stage pa lang po ng planting. Wala na po tayong pagkakataon kasi po in-expect po natin ayon sa forecast ng PAGASA na itong February, ito po yung may pinaka, dito po sa mga specific na areas na ito, ito po yung may pinakakaunting pag-ulan. So kaya hindi na po makakatawid ng isang buwan. Marso po kasi mag-iiba na eh. Mainit na yan. Iba na. Opo. Ito po hindi na makakatawid. Kaya ito po halos 200 hectares na mga palayan. Ito wow. po halos totally damages, wow. Totally damaged na. At yung around 2,000 hectares, meron po mga partial damage po kaming naitatala. Ito po yung binabantayan namin dahil hindi naman po kabayan totaling hindi umuulan. Dumalang lang po yung pag-ulan. Kaya sa yield po nito o sa ani ay tsak na magkakaroon ng epekto. Kaya sa kasalukuyan, tinataya po namin kung sa present value po ng bilihan ng palay, na sayang po, mataas po ang palay natin ngayon, 26 pesos per kilogram, ay tinataya po namin na around 100 million po yung mawawala dito sa ating mga kababayan dito sa, particularly dito sa lalawigan ng Iloilo. Ay paano ginagawa ho natin, Director? Ito po naman, dahil po meron naman tayong advisory, yun pong nakatanim ng yung pong malaking bahagi po sa kanila ay meron po itong insurance. Insured naman po sila. So may babalik naman po yung kanilang nagastos. Merong insurance yan under TCIC. Yun pong hindi, kasi po may advisory nga po tayo. Paglampas po dun sa advisory na hindi po na-cover ng PCIC. Ito naman po yung priority namin pagdating dito sa kasunod po na planting season. Nakahanda na po yung ating mga pananim para sa kanila. Initially po, ang aming coordination dun sa mga local government units, binigyan po namin sila ng tulong para dun sa mga pwede nilang itanim habang ang ulan ay hindi pa masyadong dumarating. Ito po yung mga vegetable pero maliit na bahagi lang po ito. At ang talaga pong pinaghahandaan namin ay yung todong suporta naman po sa kanila pagdating po dito sa season na po ng pagtatanim. Kasi babalik na nga po uli yung ulanan. Ngayong dry season po natin. Okay. O pagpasok ng Mayo at Hunyo. So ina-expect ko natin lalaki pa ang damage sa El Nino dyan sa naturang lugar? Binabantayan po natin, kabayan. Sana nga po ay hindi po maprolong yung pag sobrang walang ulan. Ngayon po naman ay umuulan ng panaka-naka. Kaya lang po pagka masyadong matagal, kukunti na po kasi kabayan naman yung nandun sa stage na critical. Pagamat makaka-apekto po ito sa yield level,
maitatawid na po yung karamihan dun sa mga aanihin. Sa kasalukuyan po, nag-aani na po tayo sa ilang bahagi ng Western Visayas, kaya hindi na po masyadong kailangan ng maraming tubig. Okay. Maraming salamat po, Direktor, at magandang umaga po. Salamat po, kabayan, at magandang umaga po sa ating lahat. Si Direktor Dennis Arpia, Regional Executive Director ng Department of Agriculture sa Western Visayas. 13:30 bago magikasyam. Maaasahan, kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Talakayan! Oras po natin, 11:01 na lamang bago may kasyam ng umaga, si Attorney Franklin Quijano ay Commissioner ng National Commission on Senior or for Senior Citizens. Attorney, magandang umaga po! Good morning po, kabayan. Good morning sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Ay, ano ba ang reaksyon ninyo dito sa panukala na tanggalin na ang purchase booklet na requirement para sa mga seniors? Ito yung pagbibili ka ay ililista doon sa purchase booklet. Naku po, kabayan, it's a very good move dahil kung may 12 million senior citizens, dapat magkaroon ng 12 million booklets. Ang papel po na ginagamit sa booklet ay gawa ng mga kahoy, di ba? Oh, maraming kahoy na napuputol dahil dyan. Okay. So, suportado po natin yan. Pero sana po may substitute application or software or program or maski sa ID man lang, kabayan, na ma-record pa rin, hindi lang ng tindahan o butika, kundi pati may database para yung binibili po ng senior ay may recording system. Ang panukala ho ni Attorney Romy Macalintal, yun daw reseta, pag bibili, isusulat sa likod kung ilan yung nabili. Kasi baka komisyon maraming binibili at ginagawa ng negosyo. Tama po. Kaya po, dapat may recording system na doon sa... Kasi ano na tayo computerized na tayo. Correct. Hindi naman po mahirap na may recording sa using, for instance, QR code. Tapos lalabas yan sa centralized database. Oo. Sa akala ko ninyo, matutupad ito dahil hassle din sa mga senior citizen na may dala-dala pa silang booklet? Well, actually, it's a congressional act, kabayan, dahil nga yung booklet na yan, hindi yan gawa lang, kundi talagang kasama yan sa Republic Act 999 at saka IRR na kung bumili ka, reseta, ID at saka booklet. Kaya kung sabihin ng ating Kongreso at Senado na hindi na yan kailangan, dapat may substitute na paraan. Para sa recording? Opo. Okay. Okay. Attorney, maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning po. Thank you po, kabayan. Happy New Year. Happy New Year. Aba, meron pa lang mga gamot na tinanggal na ang VAT. Magandang pagkakataon na yun. Ay. Pinutol mo na? Andiyan pa? Hello? Oo, Attorney, may mga gamot na tinanggal na yung VAT? Well, actually, that's good news. Ibig sabihin, ang ating pamahalaan ay nagsakripisyo ng 12% kasi yung VAT, malaki yun. Papunta naman yan sa pamahalaan. Ay, makikinabang naman dito yung mga senior na, siyempre, yung lagi na lang may kailangan ng gamot. Ika nga. Ay, nako, kabayan, ang laki ng budget natin, mga seniors. Okay. Attorney, maraming salamat po. Good morning. Salamat po. Good morning, kabayan. Oo, ang budget ng senior sa gamot lang. Si Attorney, kaya ang problema, kapag ang senior ay walang-wala, hindi nabibili yung reseta. Kung ilang, siyempre, lalagay ng doktor do kung ilan ang iinumin mo sa umaga, sa hapon, sa gabi, o kaya umaga at gabi, o umaga at hapon, hindi yung nabibili lahat. Dahil siyempre, walang pera. Kaya ayun, ang nangyayari po, hindi nabibili, hindi gagaling.
Kaya pagbalik niya sa doktor, "Dok, hindi naman ako gumagaling eh. Yung reseta, anong nangyari?" "Eh, binili ko yung reseta, kaya lang hindi ho lahat." "Ay, bakit?" "Eh, wala akong perang pambili." Ayun. Hindi na ko kumpleto yung requirement ng gamot na ibinigay ni Doc, ni Doktor. Kumisa naman, "Doc, hindi ko mabasa yung sulat nyo eh." Ganun talaga mga doc. De, pero ano, yung reseta ngayon computerized na. Anim at kalahating minuto bago mag-ikasyam. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Sabi ng mga texter natin, kung sinasabi ng MMDA si GM Procopio na hindi na kailangan ang traffic czar para maayos itong sumusobrang nakakainis ng trapiko sa Metro Manila, worst traffic in the world ang nangyari po. Sabi niya, bahala si GM Procopio. Hindi kailangan ng traffic czar, so siyang sisisihin natin kapag patuloy pa rin matraffic ang Metro Manila. Sige, kayo, sisihin niya si GM Procopio. Sabi naman ni Jason Cagite, ang alam ko lang sa ngayon, napakahina at duwag. Oy, hindi sabi niya oh. Ang alam ko lang ngayon, napakahina at duwag ang pangulo natin. Bansa pa kaya ang may pagtanggol sa mga bullies? Sarili niya, hindi may paglabang kay Digong. Ayun nga pala, ang latest po hinahamon ni Pangulo, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Marcos, na sabay silang magpa-drug test. Ha? Di ba sinasabi, ang tinitira ni Pangulong Marcos ay cocaine. Sabi naman ni Pangulong Marcos, ang tinitira naman ni Duterte ay fentanyl. Parehong pinagbabawal na droga ho yan at parehong delikado. Lalong-lalo na ang fentanyl ngayon. Sa Amerika, yan ang number one problema na inaabuso. So sabay daw silang magpa-drug test. Kung maaari sa luneta. Oh. At saka private entity ang mag-aano sa kanila, magda-drug test. Yun. Wala pa akong kasagutan si Pangulong Marcos kung kanyang kinukol ang tawag o ang panawagan ni dating Pangulong Duterte. Sabi naman ni Emerom Marpad, may magagawa pa ba sa traffic na yan? Sa dami ng sasakyan sa lansangan? Magbawas na lang sasakyan, baka sakali mabawasan ang traffic. Ayun ang panukala ng iba po, yung mga bulok ng sasakyan, huwag nang irehistro ng LTO. Oo, tama nga naman. Yung more than 5 years, yun lang ha. Kung more than 5 years at alaga naman sasakyan, aba hindi rin naman makatarungan na hindi mo irehistro. Yun lang mga bulok na, talagang wala ng pag-asa. Si Joseph Ramos, yung motorcycle lane sa Commonwealth ay hindi na po nasusunod, lalo na sa gabi. Wala pa pong MMDA na nanguhuli sa... Wala talaga na. Ang inuhuli din nila, sa tanghali, ito, paglabas ko, makikita ko yan. Sa Commonwealth Avenue, ang daming nanguhuling mga MMDA traffic enforcer. Si Caloy Torres, kung gusto no ng map na masolusyonan ang traffic sa Metro Manila, ilipat nila mga paggawaan at negosyo sa probinsya para hindi dagdag ng tao na maghanap ng trabaho dito sa Metro Manila. Maganda yan. Maganda yan. Ilipat ho natin yung mga pabrika. Natatandaan ko si dating First Lady Imelda Marcos. Ha? Pinagbawal niya, panahon niya, siyang idea niya yung Metro Manila Development Authority na yun eh. Yung mga pabrika na gusto magtayo sa Metro Manila ay bawal na. Ini-encourage nila na magtayo outside of Metro Manila. Tama nga naman. Para yung mga taga ron, hindi na pupunta ng Metro Manila para lamang magtrabaho. Si Richard Labaw, hindi kailangan ng traffic czar. Napakasimple ang solusyon dyan. Gawing 24/7 ang operation ng government services. Ano ibig sabihin nun? Magtatrabaho ang mga nasa gobyerno ng 24/7? Yeah. Si Mil Ongkikolim, Kanoli, dekada na ang bilang at di pa rin matugunan ang tama ang isyo sa kakulangan ng supply ng bigas. Ang tanging solusyon lagi, importasyon. Darating panahon na pati Vietnam ay hindi na rin kakayaning mag-export ng bigas sa atin kasi lumalaki rin ang populasyon ng Vietnam at mangangailangan din ng bigas. Oo nga naman.
Iisa lang hiling ng mga Pilipino magsasaka. Patubig lamang, gaya na no, may El Nino tayo. Wala. Yung mga sahod ulan na pagtatanim, eh wala. Walang pag-asa dahil hindi mo ulan. Baliwala ang mga harvesters at tractors na bigay ng government kung di kami makapagtatanim dahil walang patubig. Tama ho siya. Kung wala nga naman patubig, wala eh. Wala rin no. Eh, kung sahod ulan, eh kung walang ulan, paano? Si JRDC, good morning kabayan. Dapat merong service level agreement na sinusunod ang MMDA sa traffic kapag hindi na-meet ang target nila. Dapat may penalty. Meron din dapat public apology every time hindi ma-meet ang target dahil sa delays at perang nawawala dahil sa traffic. Nako, mag-apology lang. Eh, pasensya na ho kayo. Kaunting pasensya. Nako po, ubos na ho ang pasensya namin. Si Marisa, kailangan disiplinahin ang mga public transportation drivers. Sabi naman ni John Riodica, natatawa po ako sa drug watch list ni Digong. If, hindi ho dugong ha, Digong. Iba yung dugong. If we saw it when he was mayor, i-80s po yun, di po ba exiled ang mga Marcos na mga panahon na yun? Well, gaya ng paghiwalay daw sa ang paghiwalay ng Mindanao, ay bakit daw itong idea na ito ay hindi binanggit ni Pangulong Duterte noon nung siya ay Pangulo pa. Tiger Lily, bakit nga sa lawak ng dagat eh nagkakabanggaan pa? Paano kung may mamamatay na pa? May namatay na nga ho yung kapitan at saka yung tripulante ng naturang water taxi. Oo nga, laki-laki ng dagat na yun. Nagbabanggaan pa sila. Ano nangyayari dyan? O paano kabayan? Ang pintig ng bayan ay pumipintig na. Sa pamagitan ni Joyce Balancio at ni Johnson Nanabat, ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan, at siyempre pansigaw natin araw-araw. I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan! I love you!